huwag ka masyadong magpakampante na porke kumikita ka, okay na. Tandaan mo, marami kang pangarap, baka hindi mo pa nakukuha, kulang pa yan. Hanggat hindi mo nakukuha yung pangarap mo, kulang pa yan. Makinig muna tayo ng makinig dun sa mga higher mentor natin. Ako nakikinig lang din ako eh. Nakikinig ako dyan kila kay Coach Elmo. Kasi si Coach Elmo, ano yan eh, icon na yan sa networking eh. Sa AIM Global po, icon na yan eh. Si Kuya Fernan, lahat ng company pinasukan niyan, lagi nagtatap. Kasi doon panahon na nasa Forever Living, nandun din si Fernan Santiago eh. Umaatin din ako sa kanya noon. Okay? Kaya mga haligi na yan ng industry ng Pilipinas. Networking industry ng Pilipinas. Mga haligi na po yan. Yan po ang dapat pinakikinggan nyo. Hindi yung kumita lang ng konti, nag-platinum lang ng konti, tapos nagyaya sa ibang company. Lipat tayo. Paniniwalaan mo na kagad. Pumili ka naman. Pumili ka naman ng paniniwalaan. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, hanggat wala ka pa napapatunayan, makinig muna tayo sa may napatunayan na. Kasi, binabaliktad nyo yung ano eh. Hindi, kaya nyo lang kami minamindset para pagkakitaan. Eh kaya tuloy nangyayari, naniniwala kayo sa sabi-sabi nung kabila. Kasi be-brainwash kayo ng kabila. Ako, dito na kayo sumama sa amin. Naku, yan sila Perna, sila Harold. Inuutulang kaya yan para pagkakitaan. Oh, babaliktad nila kayo. Eh, ang tanong, sino ba pinakamaraming resulta? Doon ka makinig. Ako, nakikinig ako doon sa may nakinig ako sa may maraming resulta. Nakinig ako sa mga icon. Nakinig ako sa turo nila. Baka, minsan kasi, akala mo tama ka kasi wala ka na, wala kang alam. Akala mo tama ka kasi wala kang alam. Yung iba, ignorante. Ignorante kasi lack of skills, lack of idea, kung tama ba yun o mali. Kaya naman siya walang idea kasi hindi nga siya umaattend ng mga training, hindi niya nakikita yung focus, hindi niya alam meaning ng focus, hindi niya naattend, hindi niya naririnig sa mga mentor yung one company at a time. Okay, one company at a time. Huwag humataw ng sabay, huwag palipat-lipat, pumili ng company na mayroong integrity yung CEO, mataas ang reputation, walang red flag, may consumable item, maganda yung compensation plan. Tandun yung mga mentors na magpapasabong ng team mo, maraming pinapasok na mga leaders. Yun yung mga pwede mong i-consider bago ka sumali. Hindi mo na kinonsider yun. Ang nangyari, nakinig ka na lang doon sa sabi-sabi nung palipat-lipat na gusto lang niya maging upline siya, siya ang pioneer. Pioneer ka nga, upline ka nga, pero hindi mo naman kayang pasabugin yung team mo. Hindi mo rin kayang i-handle yung team mo ng maayos. Tapos yung company na sinaliyan mo, hindi naman magbabiral, hindi naman magbo-boom. Kaya sabi ko, kung wala ka pa napapatunayan, sumabay muna tayo. Mas masarap sumabay sa magagaling. Mas masarap sumabay sa mga mentors na marami na napatunayan. Sumabay lang tayo. Hindi tayo pagkakakitaan. Kikita tayo dahil sa mga turo nila. Kikita tayo dahil magagaling sila. Kaya nga ako sumasabay eh. Alam mo na pumasok ako sa LiveGood. Isa sa pinaka-kinonsider ko, sabi ko, okay ito eh. Ang ganda na ito eh. Bakit? Hindi lang sa maganda ang complan. Merong regular Zoom, si Coach Pernas, saka si Coach Bird. Sabi ko, grabe, hindi na ako mahirapan. Samantalang yung previous company na sinalihan ko, na fly by night, nagsosolo akong upline, ako upline sa Pilipinas, walang speaker, puro ako, nakakapagod. Tapos yung galing ko, inaamin ko, hindi enough. Hindi enough yung kakayahan ko para pasabugin yung company. Kasi alam ko yung kapasidad ko, hindi ako ganun kagaling eh. Oo, kumita ako dyan sa aming previous pang company ko, pero hindi ko pa rin feel na kaya ko pa rin pasabugin yung kumpanya. May kakayahan sila na hindi ko pa kaya. Alam mo yun, may kakayahan sila Fernan, sila Coach Purge, may kakayahan sila na hindi ko pa kaya. Si Coach Elmo, may kakayahan siya na hindi ko kaya. Rex Campana, may kakayahan siya na hindi ko kaya. Yan yung nakikita ko sa sarili ko. Kaya nung nakita ko ang LiveGood, sabi ko, nasali ako dito. Andito si Fernan Santiago. Andito si Per Santiago. Kaya nilang paliparin tong kumpanya. At the fact na nandito sila, ibig sabihin, maganda tong kumpanya na to. Kasi kinilatis nila to.
kasi sabi ko, hindi naman papasok si Pernan Santiago sa Live Good kung itong Live Good ay hindi maganda, kung itong Live Good ay hindi long term. Tapos naisip ko pa, isasacrifice ni Pernan Santiago yung 300,000 monthly niya sa may existing company niya. Existing pa siya noon. Pero ginibap niya yung 300,000 per month. Pero sa Live Good, hindi pa nga siya kumikita ng malaki sa Live Good, pero sinugal niya na yung 300,000. Nilet go niya na yun. Pinagpalit niya yun. Pumasok siya kay Live Good. Sabi ko, ang laki ng sinugal na ito. Ang laki sinacrifice na ito. Hindi niya gagawin yan kung wala siya nakikitang future sa Live Good. Seryoso guys. Seryoso. Hindi biro ang ginawa niya. Kasi naisip ko, kung ako nasa kalagayan niya, 300,000 monthly, baka hindi na ako bumitaw. Kahit nahihirapan na yung team ko, nahihirapan ako, igagapan ko yan. Sayang yan, 300,000 per month. Pero yung leader na yon, si Pernan Santiago, hindi pa 300,000 per month ang kalidad. At meron siyang kinukonsider kung bakit siya bibitaw. Hindi na healthy para sa mga tao niya. Yun nangyayari sa team niya, sa company. Kaya sabi niya, nakita niya yung Live Good, dito maraming yayaman. Dito, hindi lang siya ang yayaman. Sabi niya, sa Live Good, hindi lang siya yayaman. Maraming yayaman sa Live Good. Kaya sinacrifice niya yung 300,000. Nagsimula siya sa Live Good, kahit hindi pa siya kumikita ng malaki that time, alam na alam ko yon, kasi hindi pa siya diamond that time. Kasi simula pa lang siya noon, isang buwan pa lang siya noon, nung sumali ako sa Live Good. 2 months siya nag-manage, 2 months nung nag-diamond siya. Then, the following month, ako naman nag-diamond. Bakit? Eh lahat ng leaders ko, pinapasok ko sa Zoom. Ang galing ng Pernan Santiago, ang galing ng Pernan Santiago, lahat, sinapasok ko lang yon. Pinapasok ko lang sa Zoom lahat ng mga leaders ko. Tatawagan ko yan, verbal lang yan. Papaliwanag ko verbal, tapos magjo-join na yan. Pag-join yan, pare, atin ka mamaya. Pakinggan mo yung buong presentation, ha? Doon, mas lalo sila nababaliw. Mas lalong lumalaki team ko kasi sila mismo naghahakot. Si Santi Valenzuela, nung sumali sa akin yan, because November man. Pag sali sa akin yan, hakot agad sa Zoom yan. Coach, lahat ng team ko, papasok sa Zoom. Grabe, ang dami, puno. Puno agad. Dati 100 lang kami, wala pa sa 100. Biglang naging 500 yun, guys. Kasi ilang mga leaders yung nakuha ko, salpakan lahat sa Zoom, ang dami. Pero lahat yung in-invite ko, through phone lang, ha. Hindi ko yung pinasok sa Zoom. Lahat yun, through phone lang. Explanation ko, through phone. Tapos nung napasali ko na, tsaka ako pinatid ng Zoom. Kasi bakit ko sila napasali? Ulit ha, ulitin ko ha. Nasabi ko na to before eh. Ba't ko sila napasali? Kasi habang nag-i-invite ako, kabisado ko yung negosyo ko. Alam ko kung ano sasabihin ko. Alam ko kung paano yung kumikita. Alam ko paano kumikita sa negosyo to. Alam ko yung ways to earn. Kahit pagbalibalik na rin ko yung kabisado. Kasi inaral ko siya, guys. Inaral ko siya isang araw lang. Minaster ko isang araw. Tawag ko, pinapaliwanag ko yung negosyo. Lahat ng tanong sasagutin ko. Tapos, very excited ako nun. Yung excitement level ko, halos hanggang ceiling. Kaya, naka-invite ako, tapos nagsalpakan sa Zoom. Dumadami. Sabi ko, guys, kung sasali ka, guys, di ba? Tinan mo yung mga leaders. Pinapasok ba ng mga leaders yan? Kung ikaw lang nag-iisa dyan, tapos wala ka pa napapatunayan ever since, tapos ikaw nag-iisa dyan, hindi ko sinasabing mawala ka, tanggalin mo tiwala mo sa sarili mo. Ang tiwala sa sarili, hindi masama yan. Maganda yan. Pero kung nagtitiwala ka sa sarili mo kakayahan, pero wala ka pang napatunayan. Mag-isip ka, guys. Kasi pinagdaanan ko yan. Wala pa ako napapatunayan before, pero pinaniwalaan ko yung sarili ko, sa sarili kong galing, sarili kong kakayahan, gagawin ko to, yayaman ako. Tama, andun yung belief mo. Kaya lang, yung belief mo kulang. Bakit? Wala ka pa napatunayan eh. Ang pinaka the best para makarating sa success, pinaka the best ha, pinaka mabilis para makarating sa success, pagsamahin mo yung belief at copy mentor. Pagsamahin mo yan, bilip tsaka copy mentor. Bilip tsaka sumabay ka sa mentor. Yan yung nakita ko, guys. Ang laki ng paniniwala ko, tapos may mentor ako, sasabay ako sa kanya. Pero yung ang laki ng tiwala mo, pero wala kang kasamang mentor dyan, ikaw lang nag-iisa dyan, tapos wala ka pa rin napapatunayan sa sarili mo, sino mag-guide sa'yo dyan?
sino mag-guide sa'yo dyan at sino magtuturo sa'yo dyan kung ikaw lang ang nandyan, ikaw ang pinaka-upline dyan, wala magtuturo sa'yo dyan, ikaw ang magtuturo. Ang tanong, wala ka pa nga napapatunayan at hindi mo pa alam kung tama yung alam mo. Kasi hindi mo pa napapatunayan sa buong buhay mo, hindi mo pa nakukuha yung success na gusto mo, paano mo masasabing tama yung alam mo kung wala ka pa nakukuha ng resulta? Kaya ako sinasabi yan, nagdaan ako dyan. Wala pa ako nakukuha ng resulta sa buong buhay ko, tapos nagpipiling-piling ako na kaya-kaya ko pasabugin yung kumpanya. Kaya nga sabi ko, hanggat wala ka napapatunayan, wala ka pang karapatan magturo. Magtuturo, okay, magturo ako, magturo. Pero at least may guidance ka pa rin ng mentor mo. May guidance ka pa rin ng mentor mo na sinusundan na marami na napatunayan. Yung turo niya, i-relay mo lang yun. Kahit sabi mong wala ka pa napapatunayan, okay lang yun, i-relay mo lang lahat na natutunan mo. Pero yung magsosolo ka dyan at sasabihin mo, ikaw ang nakakaalam, alam mo ang daan, tapos wala kang sinusunod, sinabi ni mentor, wag mong gawin niya, pero ginawa mo pa rin, sabi mo, kaya ko to. Guys, mauubos na mauubos lang ang panahon mo dyan. Mauubos ang panahon mo. At mapapahama ka lang. Tingnan mo yung nangyari ngayon, yung previous, doon sa company na letter M. Maraming hindi nakinig. Maraming sumuway sa mga turo ng mentors na magpapasok doon, wag hahataw ng dalawang kumpanya, pero hindi sila nakinig. Tingnan mo, napahamak sila. Ang dami kong kwento dyan, naririnig ko mga kwento, tinachat sa akin, na wala na ng gana yung upline nila. Bakit? Tumali kasi sa letter M, tapos nagsara, inubos yung pera doon, pati ipon, nawawala na siya ng gana ngayon, kahit sa Live Good, wala na raw siyang gana. Kasi pati tao niya sa Live Good, wala na rin gana. Kasi sumali rin sa M eh, hinatak niya eh. Ngayon, ayaw na bumalik sa Live Good. Mag-e-employee na lang daw. Nakita niyo epekto? Bakit? Mali kasi yung sinundan nilang leader. Mali. Sinasabi ng mentor, huwag niyong gawin yan, eto gawin niyo. Sila nasunod eh, hindi si mentor. Yes, simple lang ang buhay. Kung gusto mo maging successful, makinig ka sa successful. Kung gusto mo matuto kumanta, makinig ka kay Ogie Alcacid, kay Regine Velasquez. Kung gusto mong matutong sumayaw, o makinig ka kay Bong Navarro, kay Wawi de Guzman. Makinig ka sa mga magagaling sumayaw. Pero kung gusto mo maging successful sa networking, makinig ka sa mga successful sa mga industry na yan. Mga successful sa network marketing, doon ka makinig. Sinabi na nga ni Coach Fernan eh, huwag kayong papasok dyan. Madidefocus kayo. Mahirap humataw ng dalawang kumpanya. Magsasuffer ang isa. Bibitaw ang tao mo. Mawawala yung tiwala ng tao mo sa kumpanya na to. Dahil meron ka pang ibang kumpanyang hinahataw. Hindi kayo nakinig eh. Side hustle lang naman. Hindi ba pinaluanag na yung effect? Hindi mo rin makukuha yung pangarap mo sa side hustle na yan. Sinacrifice mo pa yung Live Good na pwede magbigay ng pangarap mo. Guys, kulang na lang ibigay ko sa inyo yung isip ko tsaka yung puso ko para maintindihan nyo, para makuha nyo yung daan, makuha nyo yung technique para maging successful.